Nang makaupo yung si Kay sa tabi ni Beauty, ay mabilis ding nagumpisa ang meeting. Samantala ay panay naman ang tingin ko sa wall clock, tinitingnan ang bawat paglipas ng minuto. Here are some rules na kailangan ninyong sundin. The first and most important thing is follow the said rules. Just follow so walang masamang mangyayari at sakitang magaganap. Si Franz ang nagsasalita habang may hawak na papel. Si Madam X naman ay naroon sa gilid na nananatiling nakaupo at nakikinig lang din kay Franz katulad naming walang imik. In short, bawal ang pasaway, bawal ang tumakas kung hindi pa tapos ang kontrata ninyo. Ayaw nyo namang makulong, hindi ba? Dagdag ni Madam X habang mat-aman kaming tinitingnan. Mabilis kaming tumungo rito na parang mga alipin. Sino bang gustong makulong? Kung sa bagay, kung wala lang talaga akong anak, ay baka natagpuan ko na lamang ang sarili sa kulungan sa salang pagtakas. Sa mga nakabasa na ng kontrata, ay nakasaad doon na lahat ng malilikom ninyong pera, ay pansamantalang mananatili sa amin. Hindi ninyo yun makukuha hanggat hindi pa tapos ang kontrata, kahit pa nabili na kayo ng mga mismong client nyo. Sa sinabing iyon ni Franz, ay narinig ko pa ang mahinang pagsinghap ng ilan, hindi ko nanilingon kung sino iyon, at diretsyong nakatingin lang sa harapan. Huminga ako ng malalim, at papikit-pikit ang mata kong sumandal sa headrest ng swivel chair. Para lang siyang nagtuturo sa mga estudyante. Nakakaantok masyado. Isa pa, nasabi na niya yan sa akin noon, kaya bakit pa ako nandito? Gusto ko nang makita si Luna, gusto ko na siyang may akap. Kung lalabas sa Demwartel, asahan ninyong may mga nakasunod sa inyong security personnel, but makakalaya lang kayo once na nabili na kayo ni client, at wala na sa poder ng Demwartel. Kahit inaantok ay marahan akong tumango. Naisip ko lang, sino naman kaya ang bibili sa akin? Baka puro one night lang ang mangyari sa akin dito. Gasgas na ako ay wala pang kumukuha sa akin. Also girls, you have no rights to disrespect our clients, matigas na sambit ni Franz, dahilan para umayos ako ng upo. Nag-isang linya pa ang labi ko, na parabang nahiya ako bigla sa sinabing iyon ni Franz. Patagang napalunok ako sa sariling laway, pero kasalanan naman kasi ni Third ang nangyari. Wala sa sariling napairap ako, at tangkang ipipikit na nang tumikim si Franz, kaya nagangat ako ng ulo rito, at nakitang maang itong nakatitig sa akin, bahagya pang nakataas ang isang kilay sa ere. Hindi ba may siya? Aniya at saka pa akong inisyon ng tila ng uuyam. Wow, may pa-special mention si Mayora. Hilaw ang naging ngiti ko rito, at hindi na magawang lingunin ang mga kasamahan, kahit paramdam na ramdam ko ang mainit nilang paninitig sa akin. Gaya ng sabi ko ay hindi ko na iyon kasalanan. In the first place, bakit makikipag one night sa akin si Third, kung tinatakasan naman niya ako? Lalo na ang responsibilidad nito bilang ama kay Luna. Kaya marahil nang makita ako sa personal, ay nag-anyong may amnesia ito. Kung tutuusin ay sila ang susi ninyo, para makaahon dyan sa kung anumang paghihirap ninyo ngayon. Just think on the positive side, okay? Ilang minuto lang din nang matapos ang meeting, marami pang na-i-discuss pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin. Ang iba kasi ay alam ko naman na at paulit-ulit na lang. Nauna nang lumabas si Shamsi na siyang sinundan namin. Nagkasabay pa kami ni Beauty sa pintuan, dahilan para lingunin ko ito at nakitang tipid lamang siyang ngumiti, tila nahihiya pa. Sinuklian ko na rin siya ng masayang ngiti, dahil katulad ng narinig ko kanina, ay bago lang siya rito, pero grabe talaga iyong $1 million niya. Sino kaya iyong bumili sa kanya? Hello, paunang sambit ko sa kasya sinabayan sa paglalakad. Hi! Simpleng tugon niya, dahilan para mahina akong matawa. Mahiyain siguro to sa personal, simple lang din kagaya ko, kaya natitiyak kung makakasundo ko siya, iyon ay kung gusto niya. So, anong pangalan mo? Nahihiyang tanong ko, at baka makulitan na siya sakin. I'm Everly. Mama, sigaw ni Luna sa hindi kalayuan, kaya nilingon ko ito. Halos manlaki ang mata ko nang makita sila ni Manang Felicia na naroon sa pinto pababa ng hagdan, naghihintay ito sa paglapit namin. Sakto at pagdating namin sa pwesto nila, ay sinunggaban kaagad ako ni Lee. Luna nang yakap, I love you baby, namiss ka ni mama, pahayag ko sa kapanya hinalikan sa magkabila ang pisngi. Wait,
Dinig kong bulalas ni Beauty na naroon pa pala sa tabi ko, at maang na nakamasid sa amin. Ngumiti ako at hinawakan si Luna sa kamay, para maipakilala sa kanya. Humarap ako rito at napansing kunot ang kanyang noo, nagpapalit-palit pa ang tingin niya sa amin ni Manang. Anak mo siya, yutol niyang banggit at wala pa sa sariling itinuro si Luna. Hello, kayo po pala ulit, biglang singit ni Luna, kaya nilingon ko ito. Masaya ang ngiti niyang tinitingala si Beauty, dahilan para ako naman ang mangunot ang noo. Hindi ko na napigilan at maagap akong napatanong. Magkakilala kayo, ahiha, nakita lang namin siya kanina sa may hardin. Si Manang na iyong sumagot na tinanguan naman ni Beauty. Oo, actually, hindi ko akalain na ikaw ang ina ng cute ng batang to, pahayag niya at saka pa ginulo ang buhok ni Luna. Maganda kayong pareho, sana lang ay huwag siyang matulad sayo sa atin, alam mo na. Naging hilaw ang ngiti nito sa huling sinabi niya, dahilan para maulash ang emosyon sa mukha ko. Kalaunan ay marahan na lang akong tumungo at pekeng ngumiti. Sige, hindi naman talaga ako papayag na maging ganito ang kapalaran ni Luna balang araw. By the way, ako si Everly. You can call me Ever if you want ta. Aniya at saka pa inilahad ang kanyang palad. Tinitigan ko iyon at ilang segundo lang din nang tanggapin ko ito, may siya. Kahit may na lang din ang itawag mo sa akin. Nice meeting you, May, masayang pahayag niya at ngumiti pa ng isang beses. Napahinga ako ng maluwag ng mauna na ito sa pagbaba. Tahimik naman kami ni Manang na sumunod sa elevator, at ilang saglit pa ay huminto na iyon sa third floor. Sabay kaming bumaba ni Luna, samantala ay nagpaalam na rin si Manang na dederecho na sa baba, kasabay niya si Everly sa elevator. Hindi ko na rin namalayan iyong dalawa na sina Kay at Hattie, na sa tingin ko ay nauna na kanina sa pagbaba. Mabilis na lumipas ang araw, at ngayon nga ay narito ako sa ground area, kung saan katabi ko si Franz, naka-schedule ako for bidding session today. Gaya noong una ay nakatapat kami sa isang monitor, at hindi pa man nagsisimula, ay mayroon ang sumigaw sa kabilang dulo, dahilan para malingunan namin iyon. Sandali lang, muli niyang sigaw at itinaas pa ang kamay sa ere. Agad kong napansin ang buhok nitong naka-dreadlocks katulad ng kay Bob Marley. She has the westernized look and all I can say is, ang cool niya pero sino ba siya? Empleyado o katulad ko din? Bakit name? Pagtatanong ni Franz, so, name is her name? I was thinking, kagaya rin kaya siya ni Franz. But wait, oo nga no. Narinig ko na ang pangalang yan kay Manang, mayroon pang ang isa, si Nigel yata. Muli kong binalingan si Name na siyang nakaupo sa isang swivel chair, katapat niya ang marbled table, habang ang kanyang cellphone ay nakatapat sa tainga nito, animo'y may kausap sa kabilang linya. Franz, where is my siya? Sigaw niya dahilan para maningkit ang dalawang mata ko. Bakit girl? Kasama siya sa bidding ngayon. Cancel mo siya riyan, may nag-request na isang client sa kanya, mabilis na pahayag nito, at saka pa may pinindot sa laptop niyang naroon sa table niya. What the? Halos lumuwa ang mata ko sa narinig. May nag-request. At sino naman? Teka, huwag mong sabihin ang lalaking Terrence na yon. Wala sa sariling napailing ako. Bakit ba umaasa pa ako sa isiping sana ay si Terrence iyon? No, I'm just kidding anyway. Oh girl, narinig mo naman siguro yun ano. Saad ni Franz na ngayon ay sa akin na nakatingin. Kahit ang ilang kasamahan ko nakatabi ko lamang sa mahabang sofa na yon, ay nakatitig din sa akin. Huminga ako ng malalim bago marahang tumango. Tumayo ka na riyan at magbihis, dahil mamaya rin kayo magkikita. Muling sigaw ni Name, sa likuran na parabang nakalunok ng megaphone. Wala na akong nagawa kung di sundin iyon, at halos hindi ako makahinga sa sobrang lakas ng pintig ng puso ko. I don't know why, siguro dahil sa isiping sasalang na naman ako sa One Night with Some Billionaire Men. Tumayo ako upang lapitan si Name, na natapos na sa pakikipag-usap sa phone niya, na paniguradong si Third ang kaninang kausap nito. Tumikim ako para kunin ang kanyang atensyon. How much? Mahinang sambit ko na siyang nilingon niya. Napansin ko ang pagtaas ng sulok ng labi nito, at tumagilid pa ang ulo. Pinasadahan muna ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa, pabalik sa mukha ko, at doon ay nagtagal ang paninitig niya.
Mababang uri na ang datingan namin sa lugar na ito, kaya marapat lang na malaman ko muna ang presyo. 2 million, aniyan ang nakangisip. Kusa namang bumagsak ang balikat ko sa narinig, at hindi makapaniwalang pinagmasdan siya. 2 million, bakit biglang bumaba? Ano to, bigla siyang natauhan sa ginawa ko noon. No way. 2 million just for one night. Pag-uulit ko pang sabi, teka, sino ba yan? It's third Casimero and yes, 2 million for just a single date. Pagdidiin pa nito lalo na para bang sinasabi niyang ang swerte ko. Date? Seriously? Bakit siya makikipag-date sa akin? As far as I remember, ayaw na niya akong makita. Kaya ngayon ay nakakapagtaka. Nagbago na ba ang isip nito at bigla niya akong na-miss? Halos maloka na ako sa mga narinig ko mula kay Name kaya hindi ko na namalayang nakaakyat na pala ako sa unit para makapaghanda. Matapos kong maligo ay mabilis kong isinuot ang napiling dress. It's a bodycon types of dress that literally hugs my figure, kaya naman ay kitang-kita ang liit ng baywang ko, light blue yon, kaya pinarisan ko na lang ng white spool heels. Naglagay din ako ng light makeup to enhance my facial features. Nakalugay lang ang mahaba, at kulot kong buhok dahilan para umayon iyon sa outfit ko. Nang sa tingin ko ay tapos na and ay lingon ko ang whole body mirror na siyang nasa gilid ko, saka ako tumayo. Perfect! Halos hindi na matanggal ang ngisi sa labi ko, simula nang marinig kong si Third ang nag-request sa akin. Wala lang, I just feel secured, dahil kahit papaano ay ligtas ako sa ibang clients, na hindi ko naman kilala. Hindi naman sa pagiging excited, ewan ko rin sa sarili, at parang nasa mood ako. Though, naiinis ako sa katutuhan ng 2 million lang ang makukuha ko. Pero kung sa bagay, hindi na rin masama, at sabi nga ay date lang daw. At siya ang date ko for tonight. God! Wala sa sariling umikot ang mata ko sa ere, at nagbuntong hininga. No, hindi ko ipapakita sa kanyang masaya akong makita ulit siya. Pumayag lang naman ako, dahil no choice na ako. Isa pa, sayang ang 2 million kung tatanggihan ko. Sakto ang naging dating ni Manang Felicia sa unit, na kahit pala hindi ko natawagan, ay kusa siyang pupunta rito. Well, malamang nasabihan na rin siya nila Franz na may lakad ako ngayon. Luna, alis na muna si Mama, okay. Alam ko rito na abala sa paglalaro ng kanyang Barbie house. Opo Mama, ingat. Aniya na hindi man lang ako nililingon rason para matawa ako. Sige na po Manang, alis na ako. Ingat hiha. Ilang sandali pa nang lumabas ako ng unit, at diretso ang lakad patungong elevator, hindi rin nagtagal ng tuluyan akong makababa. Paglabas sa Demwartel, ay agad kong nabungaran ang tatlong security personnel, na sa tingin ko ay siyang susunod sa akin. Tinanguan ko ang mga ito, bago na unang sumakay sa dating van na ginamit, saka naman sila sumunod. Ang isa ay nasa passenger seat, habang naroon din ang driver sa harap. Ang dalawa naman ay naupo sa may pinakalikuran ng back seat, kaya ngayon ay mag-isa ako rito sa unang bahagi ng van. Mabilis din yung umalis at naging tahimik na ang paligid. Abala ako ngayon sa pag-iisip kung anong pwede kong gawin, o kung anong mangyayari mamaya, kaya hindi ko na namalayan ang pagdating namin sa isang 5-star dining restaurant. Gaya ng dati ay nakailang buntong hininga muna ako, bago bumaba at harapin ang kasalukuyang nangyayari. Ilang metro ang naging layo sa akin ng mga bodyguard ko, nang tahakin ko ang nasabing restaurant. Since kita naman ang nasa loob ng resto, ay nakita kong huminto sila, at tumambay na lang sa labas. Isa pang buntong hininga ang pinakawalan ko, bago hatakin ang pinto at diretso ang pasok sa loob. Tumigil muna ako sandali para hanapin si Third, at dahil kilalang kilala ko na siya na pati ang hubog ng likod nito, ay mabilis ko siyang nakita. Nangangatog man ang dalawang tuhod, ay nagawa kong lapitan ang pwesto niya. Nasa dulo iyon ng restaurant, katabi ng glass window, kaya kitang-kita ang ilang street lights at building sa labas. Huminto ako sa mismong gilid nito, dahilan para magangat siya ng tingin sa akin. Suot nito ang business casual suit, na parang kagagaling lang niyang trabaho, bahagya ring magulo ang buhok niya and his freaking pair of eyes is now bloodshot, animoy pagod sa buong maghapon. Bumaba pa ang atensyon ko sa matangos nitong ilong, na dati kong kinainggitan, pababa sa labi niya nanuoy ang sarap halikan.
Sa panganitong ngayon ay nakaigting marahil sa paninitig ko sa kanya. Have a seat, baritonong sabi nito, dahilan para mabalik ako sa realidad at mapahinto sa pagpapantasya rito. Okay, mahinang sagot ko at umupo sa katapat nitong upuan. So, bakit mo ako inaya ng date? Akala ko ba ayaw mo na akong makita? Stop woman, let's eat first. Pagputol nito sa akin, kaya wala sa sariling naitikong ko ang bibig. Heto na naman at rumaragasa ang galit sa katawan ko, paakyat sa ulo ko. Napakabastos talaga, hindi ko siya nakilalang ganito, ang layo na talaga niya sa lalaking minahal ko noon. Ito rin ang dahilan kung bakit ako pumayag ngayong makipag-date sa kanya, para malaman ang buong kwento kung bakit siya nagkaganito. There must be something na nangyari noong umalis siya at iniwan ako. It's already 7 o'clock, kaya ang in order ni Third ay pang-dinner na. Hindi ako ganoon kumain, dahil nakakain na rin naman na ako kanina sa Demwartel, kaya ang isang slice na lang ng cake ang nilalantakan ko ngayon. Nilingon ko si Third ng mahinang tumikim ito, kunot ang kanyang noo habang papalit-palit ang tingin sa plato ko at sa mukha ko. Maya-maya pa nang itinabi ko ang hawak na kubyertos, saka pinunasan ang gilid ng labi. So, kumain ka ba kanina? Aniya na pinutol ang dapat na sasabihin ko. Literal na napanganga ako sa sinabi niya, hindi dahil sa first time ko siyang marinig mag-Tagalog ngayon nagkita kami ulit, kung di dahil tunog concern iyon, mariin akong umiling at lumunok, ayokong mag-assume. Bakit yan lang ang kinakain mo? Hindi mo pa nagagalaw yan. Matigas niyang sambit at itinuro pa ang beefsteak na naroon sa lamesa, gamit ang hawak niyang tinidor. Busog ako, simpleng saad ko, at tuluyan ang nawalan ng gana. Marahan ko pang itinulak ang pinggang nasa harapan, at sumandal na lamang sa kinauupuan. Bumagsak sa kanya ang malamig kong tingin, blanko lang ang mukha ko, at pilit itinatago ang totoo kong nararamdaman. Bakit ka nakipag-deal ulit sa akin? Anong purpose nitong pag-aya mo sa akin ng date? Huminga ito ng malalim bago tumigil sa pagkain, tila nawalan na rin ng ganang magpatuloy. Matapos mapunasan ang sariling bibig, ay mariin ang titig nitong binalingan ako. Sa uri pa lang ng tingin niya sa akin, ay halos malunod ako, kahit nag-iba na siya ay ganoon pa rin ang pakiramdam ko, sa tuwing tititigan niya ako, na parabang ako lang ang babaeng nakikita niya. Mapait akong umiti at tinagilid ang ulo. Hindi ba't sinabi mong ayaw mo na akong makita? Sa sinabi ko ay ako rin itong nasaktan. Naramdaman ko pa ang pagkirot sa puso ko, nang maalala ang huling eksena namin sa hotel na iyon, hanggang ngayon kasi ay sariwa pa ang mga masasakit na salitang binitiwan niya sa pandinig ko. Tumaas ang sulok ng labi ko, at nanginggising pinagmamasdan ang mabilis na pag-iiba ng emosyon sa kanyang mukha. Mula sa kaninang nabuburyo ay lumukot iyon, animo'y hindi nagustuhan ang pang-aasar ko. Namiss mo ba ako? O gusto mo na talaga akong tikman? May utang ka sa akin na dapat mong bayaran. Wala sa sariling nakagat ko ang pangibabang labi, upang maiwasang mapanganga. What the? Utang? Kailan pa ako umutang sa kanya? Anong utang? Bulalas ko at nanlalaki ang matang pinasadahan siya ng tingin. Ako pa talaga ang may utang. Sa 6 years na wala siya, sinangil ko ba siya sa lahat ng ginastos ko kay Luna? Hindi diba? Ano bang pinagsasabi mo? Dagdag ko nang hindi siya umimik. Tila nasisiyahan pa siyang nakikita akong balisa, at hindi na may pinta ang mukha. Binayaran kita sa halagang 5 million pesos, pero walang nangyari remember. Ngayon mo ako bayaran, pahayag niya at saka pangumising nakakaloko. Ang kaninang galit na tinitimpi ko, ay muling nabuhay at umalpas, dahilan para kalampagin ko ang mesa. May ilang customer ang napalingon sa gawin namin, pero hindi ko napinansin. Gulat naman akong tiningnan ni Third, ngunit mabilis ding bumalik sa kanina ang emosyon niya, na siyang halos magpatawa sa akin. Ang kapal talaga ng mukha niya, kainis siya. Ikaw ang unang umalis, iniwan mo ako remember. Sambit ko sa katotohanan na alam kong hindi niya kaagad nakuha. Napalatak ako at nailang na lamang, nang tanging pagkunot lang ng noo ang isinukli niya sa akin. Huminga ako ng malalim, bago ayusin ang sarili, handa na sanang tumayo nang pigilan niya ako. Ang kamay kong naroon nakapatong sa mesa, ay mabilis niyang hinawakan rason para damaloy ang kuryente sa kaibuturan ko,
at wala sa oras na napaupo akong muli. Maangkos siyang binalingan pababa sa kamay niyang nakapatong sa kamay ko. "Actually, I need you. I badly need you," mahinang pahayag nito, ngunit sapat na para umabot sa pandinig ko. Sa oras na yon ay halos hindi ko maramdaman ang sarili, ewan ko. Kung saan na napunta ang kaluluwa ko, at tila nawala yata ako sa huwisyo. "He needs me. Noong kailangan ko siya, nasaan ba siya? Bilang kabayaran please, be my girlfriend."